Para sa aking 100,000 pesos business idea, ngayong araw, magbe-benchmarking tayo. Dumayo lang talaga ako dito sa Quiapo para mag-pastil. Galing pa ako kayo doon. Another pastil in a jar product na sikat ang titikman natin. Sa lahat na natry natin na chicken pastil, ito yung pinakamasarap. At nagpunta talaga kami sa Quiapo. Naturally maanghang ang patir pala. Maanghang. O diba, career na career. Kaya samahan nyo ako. Tara. Maaga akong pumunta sa farm para itry ang chicken pastil in a jar na kinan natin nung nakaraan. Sa dalawa natin na itry, check natin kung may pop sound. Yeah. May pop sound naman siya. Try din natin na isa. Wala. Tinigpan ko yung nag-pop. Na-dry ng husto ang pastil natin at nag-dark masyado. Tinikman ko rin yung hindi nag-pop. Medyo maanta na. Kaya failed ang first trial natin ng ating kaning. And at last, nakabili tayo ng pastil ni Sir J. Tripper. 325 pesos ang bili ko sa 2 jars kasama ang shipping fee. First impression, madilaw ang mismong karne. Seems turmeric, di ko sure. Ito yung regular flavor. Kaya try natin. So far, ito ang pinakamasarap sa lahat na natikman ko. Tingin ko, sa lahat na natry natin na chicken pastil, ito yung pinakamasarap so far. Totoo yun. Para malaman talaga na natin kung ano talagang lasa ng chicken pastil, pumunta na kaya tayo ang Quiapo. Sige. Sige. Kasama ako? Hindi muna, at walang mag-aalaga sa ating mga alaga. Sige, mag-church na nga ako. Sige. Ano? Tara! Tara! Kaya kinabukasan pumunta kagad kami ng Quiapo. Kasama si Jay, ang Kuya Bri, at si John Paul. Bahagya nang makahanap ng safe na parking spot. Nag-stroll na kami. Sa bago sa series ko neto, nagsimula ako ng 100,000 pesos business idea na dapat bago maubos ito, meron na tayong product na patok sa market. At sa ngayon, meron pa tayong 89,169 pesos. Ang Kuya Bri ay sanay sa area na to. Dito kasi siya nag-aral. Kaya sinama ko siya. Kaso, medyo nag-iba na, kaya nagtanong-tanong na lang kami. Patir. Nakarating kami sa area ng mga pastilan. Ang una namin pinuntahan, naghihimay pa si Ma'am. Kaso, panghapon pa daw ito lulutuin. Kaya pumesto na kami. 15 pesos lang kada pastil na nakabalot na sa dahon. Ganito sila mag-prepare. Nga pala, patir ang tawag dito nito sa Quiapo. Tinry ko muna ang patir lang mismo. Naturally maanghang ang patir pala. Maanghang. May kagat ng anghang talaga. At walang kalasa sa lahat na natikman ko na in a jar. Pero masarap ito. Sa bagay, kanya-kanya talaga ng style lahat ng luto. Nilantakan lang namin lahat yan. Ang Kuya Bri, nakadalwa kaagad. 75 pesos lang yung kinain namin. Biruin mo yun? Lumipat na kami sa kasunod. Pinag-set up pa kami ng payong dito. At dito, 15 pesos each din lang. Ang mura, di ba? Pre-pack na ito na nasa dahon na. Ang Kuya Bri, ayaw na. Nabusog sa una. Si Jay, hati na lang daw kami dahil mabubusog kagad siya. Kaso, may hindi siya nagustuhan sa lasa, kaya ayaw niya pala. Kaya ako na lang ang lumantak. Iba yung atake niya. May gata. Halatang may gata. Pang student talaga. Kasi 15 pesos lang. Kaso, titipirin mo talaga ang ulam mo. Si John Paul, mukhang enjoy ah. Ibig sabihin, kahit dito sa Quiapo mismo, may kanya-kanyang version ng patir. 30 pesos lang ang binayaran ko dito. Pangatlo, sa Omis Patir. Since 2008. 10 pesos lang dito. Biruin mo yun? Ang mura, grabe. Pero sa kanila, nakaplato na. Dalawa lang ang binili namin. Kasi nabubusog na kami. Hati-hati na. Di mo naman ang paawis ko. Katanghalian ba naman nagparne? Trap. Mas pino lang siya. Iba ulit ang lasa nito. Okay din naman. 44 pesos ang binayaran ko dito. Nabitin kasi si Jay kaya bumili ng omelette. At yun ay 24 pesos naman. Mas mahal pa sa patir ah. Nang tinanong ko ang sikreto sa masarap na patir, ang sabi ni Sir, ay pangmamahal. Yun! Pagkatapos ng pangatlo, tinanong ko ang mga kalahok. Ano, ito ba? Tama na muna. Ayun, ayaw na. Kaya naglakad-lakad muna kami. Para sa computation natin, ang nagastos ko para sa pastil ni Jay Tripper,
325 pesos. Sa gas, 1,500. Sa toll, 1,000. At mga pagkain namin dito, 129 pesos. Total ng 2,954 pesos. Kaya meron pa tayong 86,215 pesos. Dumaan muna kami sa Quiapo Church. Ngayon lang ako nakapasok dito, nanalangin ng kauntian. Si John Paul, namili ng bracelet pampasalubong niya. Ito ang journey ng benchmarking natin dito sa Quiapo para sa ating business in a jar project. Sana marilis ko na soon. Hintayin nyo mga Call of Duty ha. Yun lang. Peace.